Guys, gumawa ako ng mana. Yan. An ancient time, guys. Mana ang pangalan dito. Bread. Galing sa, ano. Inano ko lang. Parang inilagay ko lang sa kawali. Ano ito? Harina, butter, sugar. Tinantsa ko lang po, guys, lahat ng mga nilagay ko. Hindi naman ito perfect, guys, na bread, pero sigurado naman ako na hindi siya matamis at wala siyang nilagay na mga kung ano-ano dyan na nagpapatrigger sa mga acid natin, guys. Kasi most breads na nabibili natin sa labas ay nakakapatrigger ng acid yan, guys. Mayroon silang nilalagay dyan. At saka yung sinasabi nila ng bromate, nakakasama yan sa katawan. Ito, hindi ko ito mauubos hanggang bukas o mga maximum of 3 days ko ito. Ang pag iniinit ko lang ito sa rice cooker, inaano ko lang sa top ng kanin. Iniinit ko ito. So, i-slicing ko lang yan kung bukas ng umaga, diba? Pag may merienda ako. Wala akong, hindi na talaga ako bumili ng tinapay, guys, sa labas. Kasi, nalaman ko na hindi talaga maganda yung mga tinapay sa labas. Sobrang tamis. At saka, minsan naman, mapait. Yung kilalang-kilalang slice bread natin ngayon, sobrang mapait yung kilalang slice bread dyan sa mga grocery, sa mga mall, supermarket. Ito, binawasan ko na yan. So, nasunog lang kasi sa kawali. Hindi ko naman kakainin na yan. Ito lang kakainin ko. Ito dito. Oh, inaano ko ya. Mabango. Hindi ko na kinain yung mga sunog. Ito. Mga sunog-sunog. Hindi ko na kakainin. So, ito lang kakainin ko. Ano ba ito? Cellphone ko. Naglulo ko cellphone ko, guys. Yan ang. Ang bango, ang sarap, tamang-tama yung tamis. Pandesal na. Ay, kaya sinabi ko tong mana of this of this generation. Pagkain, parang tinapay noon, 'di ba? Meron silang sa Bible, nakita niyo yung mga story sa Bible. May nakikita silang pagkain sa may grass na galing sa langit. Ganito, ganito kalapad 'yun, mana. Tapos pinaghahatian nila ng ilang tao ang mana nga galing sa langit. Pag nagdadasal sila, nakakahanap sila ng mana dyan sa tapat nila. Ganito yung nakita ko sa video eh. Ito, sabi ko mana ito. Bread. Yan. Kinain ko na yan. Mabango kasi na. Binagdan ko ito ng butter, sukal, itlog, gatas na powder, gatas na alpine. Nagyan ko pa yan. Hindi ko lang kakainin yung first time natin gumawa nito eh. Ganito, gusto ko kasi, ang gusto ko, guys, gumawa talaga ako ng tinapay, pero since kulang tayo ng kagamitan dito sa bahay para sa paggawa ng tinapay, sabi ko, naghahanap ako ng no oven na sa kawali lang. Kulang ako sa oras din. Kasi, pag magmasa ka nun, hindi mo talaga lulutuin agad. Ire-rest mo yung tinapay, di ba? At saka wala akong yeast, hindi pa ako nakabili ng yeast. Yung ginamit ko lang dito, no, pang paano, alsa. Itlog, baking powder, yun. Dami ko ng ito, mga tinanggal ko, hindi ko nakakainin. Ito lang, kakainin ko. Mabango kasi, gusto ko kain, mahimit pa. Mana. Hindi na tayo
kung bumibili ng pandesal o tinapay, kahit anong tinapay sa labas, guys. Gawa na lang kayo. Minsan, pancake yung ginagawa ko. Basta, as long na mayroon kayong harina, itlog, gatas dyan, asukal. Gawa kayo ng sarili nyo. Mag-search lang kayo sa YouTube, guys. Okay? If you like, if you find these videos interesting to you, na, ano, kahit hindi siya perfect, at least, nakagawa tayo ng tinapay. Diba? Don't hesitate to press the notification bell and share this video, guys. Para naman dumami ang gumawa ng mana. Mana yan. Yan. Mabango. Thank you, guys. Kahit hindi perfect, basta mayroon tinapay. Yan. May cheese pa yan. Lagyan ko ng cheese. Malambot sa loob. Malambot po. Lagyan ko pa ng cheese. Malambot, no? Thank you, guys. Take care. Bye-bye.